shit, repeat that, baby. This is so amazing. Please press each of your fingertips. Tahimik kong sinunod ang sinabi niya at biminsang sinisilip ang reaksyon ng kanyang mukha. Nakapikit pa rin at tila nahihirapan kahit iba naman ang lumalabas sa bibig niya. That really felt good, baby. Umirap ako manit mas dinin ang kamay ko na ikinaungol niya at muling kinamura. Manahimik ka nga, Tristan. Baka ko nang isipin na makakarinig. My gosh, minasahe lang kita, attorney. Makaungol ka rin para namang birdie mong haba ko. Mahina si Tristan tumawa sa litanya ko habang ako'y naiilang na muling madiing hinagod ang likod niya. Ang tigas niya at medyo masakit sa kamay. Baby, I love your hands wrapped around me. But this is the right spot. Baby, muli siyang umungol ng malalim. Sakalin kaya kita, attorney, ang ingay mo. Kusa akong tumigil at tinikom ang mga labi na siya namang kinalakak ni Tristan. When what, baby? When under me? Do you want to do some rewind and voice recordings? He teased and even had the audacity to smirk evilly. Humilata siya, tinitigan pa ako ng bulgar kung kahit nag-init ang mga pisngi ko. Naitago mga kamay ko at gusto na lamang magtago. I am sure your voice is loud enough and can be heard outside. Shut up, Tristan. Pulang-pula mga pisngi ko sa mga sinasabi niya. Ayoko na marinig ang asar niya kung kaya sinubukan kong bumaba na sa kama. Para lang mapigilan sa tiyan ng mga braso niya. Bababa na ako, Tristan. Namasahin na kita. Tapos na ang parusa ko. Inawakan kong bisig niya at pilit nilayo sa katawan ko. Ngunit mas mabilis siya at nagawa niya ako mapahiga sa tabi niya. Agad din siyang tumagilid at halos kalahati ng katawan niya na kay babaw sa akin. Lumayo ka nga. Ang init na, sumisiksik ka pa. Tinula ko ang dibdib niya ngunit bigo ako. Naipit lang ang kamay ko sa pagitan ng dibdib niya at nang sa akin. I saw his evil smile as he moved closer to my face. His eyes looked down at my lips and did not even think twice about dipping his lips down. Nanlaki ang mata ko nang humiwalay ang mga labi niya. Nakangisi pa si Tristan habang ako'y naiskandalo na. Still sweet, baby. Umakba siya muling ilalapat ang kanyang labi. Kaya mabilis kong tinakpan ang bibig at tinuhod ang hita niya. Baby, that's my future. But kung hindi, hindi tayo magkakaanak. Mabuti lang nakapag-deposit na ako. Mahinang ungot niya na kinairap ko. You're overreacting, attorney. Hita mong tinamaan ko at hindi ang kayamanan mo. Umayos ka nga para kang di tagal-tagapagtago lamang naaapi. Hindi talaga, maybe. I'm making sure those who are liable will pay. May the poor are rich. That's what I do. And I curse those who committed crimes but are still living in peace. Nahintakutan ako matapos makita ang alam ng galit sa kanyang mga mata. Ang maitim ay lalo naging madilim. Have mercy, attorney. I won't, baby. They don't deserve mercy. They didn't even have mercy on me. He said as cold as an ice. Natahimik ako dahil sa tingin ko, maraming ang pinagdaraanan niya. I never knew about his background. I did not even know his parents' names. Hindi ko tuloy alam kung ano bang sasabihin sa takot na baka matrigger ang galit niya. Siya rin naman natahimik at tila kinakalma ang sarili. Kung hindi pa tumunog ang cellphone ko na nasa mesa, walang magiging ingay sa paligid. Mabilis ko yung kinuha at napangisi na makita ang numero ni Yaya, ni Nita. Nagagala ko pa yung sinagot. Yaya, hello, how are you po? Ngunit imbes na boses babae, maraming boses ng lalaki narinig ko. Ma'am Patricia, gusto ko lang po sana kayong kumustahin at kung tuloy pa po ba ang pagtakas ninyo, handa ko po kayong sunduin. Umawang ang mga labi ko at napakurap. Renan? Paninigurado ko. Ngunit bago pa man marinig ang sagot niya, mabilis pa sa alas 4 na wala sa kamay ko ang cellphone. Marahas ako napalingan kay Tristan para lang sigawan to sa pagpatay niya ng tawag at pag-itsa sa cellphone ko, pabalik sa side table. Tristan, respeto naman, kausap ko pa yung tao. Sumandal sa Tristan sa headboard at inaantok akong tinignan at humikab pa. So and yet, you are acting strange and possessive when Ashley is around. Be fair, baby. No man can touch you, as I will not allow any girls to touch me either. Kasalanan ko, di na pa pwedeng kamasahin ng mansyon? I haven't talked to my parents since I came here, Tristan. Di mo ako hostage dito. Nainis kong hinampas sa kanyang malambot na unan, ngunit sinalol niya lang iyon. Tell me that again after a year, baby. Swabing bigkas sa Tristan. Pinaningkitan ko siya ng tingin at lalo pang naningkit talaga ang tingin ko matapos namunog ang cellphone niya. Kinuha yun mula bulsa ng pajama niya at sinagot ka agad. Mabilis ko nga lang din pinigilan ang kamay niya. Sinilip ang collar. Napangisit pinalot ng inis na makita ang pangalan doon. And now, who has clean hands, attorney? Sige lang, magpakasasa ka lang dyan sa Ashley mo. Huwag ka na lang magalit. Kapag sa huli, sila na ng endgame ko. Sinamaan ko siya ng tingin ngunit di naasahan na mas magagalit siya. Walang pagdadalawang isip na pinatay niya ang cellphone, binitawan sa harap ko. Tumayo siya at marasa na sa bunot ang buhok. I don't deserve this. Go run to your Renan and let's see if he can still see him roaming around.
banta ni Tristan sa nakapagpasinghap sa akin. Tumalikod sa tumiretso palabas ng kwarto. Pabagsak pa niyang siniradong pinto na kinamaan ko. Nagsumiksik ang inis sa puso ko. Tinago kong cellphone at buong araw nagmukmok sa kwarto at tanood na lang ng kahit anong movie kahit gusto ko kausapin si Renan. Hindi ko na binalak pa. Ang sama ng loob ko na sa bandang huli, kasalanan ko pang talaga. Di siya bumalik sa kwarto pero kapag bubuksan kong pintuan, may pagkaing nakaiwan doon. Hanggang sa gabi, ganun ang ginagawa ni Tristan maging sa buong araw ng kinabukasan. Pinaglalaban niyang trus-trus na yan pero siya itong hindi mahagilap. Sinubukan kong tinan sa opisina para sana kong prontahin pero walang tao. Nagtatakang tinungo kong kusina nila pag sa mesang plato at baso. Ayokong isipin pinunta niya si Ashley pero yun ang niisip ko. I blinked when I saw a hidden door or maybe that was a small black door. Binuksan ko yan para nang salubungin ang dilim, ngunit ang konting liwanag at tunog ng hinahampas sa tubig ang pumukaw sa atensyon ko. Marahan akong nakmakbang at natantong laundry area iyon pero kung saan nanggagaling ang tunog ng tubig, hindi siya nagpakaawang sa mga labi. Isang big rectangular swimming pool ang bumungad sa akin at isang Tristan na nagangalit ang langoy. He is sexually executing butterfly strokes. Napatigil ako sa paghakbang at pinagmastan siyang mabuti. I am sure enough that he's only wearing boxer shorts. I watch his every swim and stroke and I'm not blind to not seeing that he is mad. Kung nababasag lang tubig sa klase ng langoy niya, baka nga basag na nga. Nanatili ako nakatayo at hinintay siyang matapos. Desididong kausapin na siya. Maybe he felt my stares and my presence because he abruptly stopped and directed his maddening eyes at me. It's already dark, but sleep. I'm sorry. Mahinang bugkos ko. Come again? Did I hear it right? Were you sorry? Oo na. Sorry na. Di ko alam kung ba't ka nagagalit eh. It's end of the world, my baby said sorry. Tila liyong bigkas sa Tristan at basta na lang lumubog sa tubig. Tristan, umahon ka nga. Ngunit hindi siya umahon. Nakatigil pang katawan sa tubig at tila walang malay. Ang arte, tumaakto pang nalulunod. Dahil lang sa sorry. Pero nang ilang minutong tumagal, kinabahan na ako. Tristan, tama na nga yan. Di na nakakatuwa. Mas lumapit ako sa pool at pinakatitigan siya. Tristan! Mahina akong tawag. Binatupan ng binato ang maliit na bato. Tubig ngunit wala pa rin siyang galaw. At nang tawagin ko muli, hindi pa rin gumagalaw kung kaya tumalon na ako sa pool at tumangoy palapit sa kanya. Inawakan kong balikat niya para lang maparilsa matapos maramdaman ang mga bisig niyang umikot sa bewang ko kasabay ng pagangat ng ulo niya sa tubig. Nanlaki ang mata ko at balak pagalitan siya, ngunit tinaway niyang distansya at sinakop ang mga labi ko. I felt his hand possessively tighten his grip on my waist while his other hand traveled down my nape. I was still in awe, but automatically closed my eyes and held his nape when his tongue delved inside and fought against mine. Even my legs encircled his waist. Hingal ako nang humiwalay siya at awang ang mga labi. I can see his burning desire mixed with delight. Sweet Pat, if this is how you say sorry, then I want to make you feel bad again. He said this in a hoarse voice before he crashed his lips again on mine and bit my lower lip for his entrance. Ayoko, Tristan. Baka maaway kong sekretary mo. Nagbuhos ako ng fresh milk sa baso bago siya hinarap. I don't really understand why your blood is so hard towards Ashley. She is kind and very productive. Pabagsak kong binagsak ang baso sa mesa. Kulot ang noon niya ng lingunin ako mula sa likod. Feisty baby, it's okay. You can break all the glass here. I will replace it soon anyway. Kumibit balikat sa tinagay sa platong pancake. Nilagyan niya yun ng butter at maple syrup. Pati sliced cheese ay nilagay niya sa gilid ng plato ko. Eat well. Whether you like it or not, I'll bring you to the law firm. Nainis ko siyang sinaman ng tingin at balak na tumanggi. Ngunit inumang niya ang tinidor na may pancake at walang pasabing sinubo sa bibig ko. So cute of you, Pat. That's nice. Just eat well, baby. Kahit mabulunan pa ako, hindi ako sasama sa iyo, no? Humalakipip ako at nakipagtitigan sa kanya. Naningkit ang tingin niya kaya ngumisi ako at umiling. Ngunit matapos ang dalawang oras, ay natagpuan kong sariling nakasakay na sa sasakyan ni Tristan at siya pa mismo nagayos ang seatbelt ko. Behave, Pat. I will buy you what you want. Just behave, baby. Umirap ako at di matanggap na masaya siya. Napapayag akong sumama. Ayoko naman talaga. Kapag ako hindi natuwa sa opisina mo, Tristan, lalayasan kita. Malamig kong banta. I just can't leave you at home. We will go somewhere after this. Aalis? Dapat na ba ako magsanay na kapag may lakad kang binabalak, hindi tayo magdadala ng damit? He chuckled at my sentiment and bit his lip. We don't need them, baby. I mean, you don't actually need to bring any. What do you mean? You will know. Just behave and keep your presence beside me so I can work quickly. Humalakip-kip ako at sumandal sa upuan. Naiinip kong pinagbasa na mapunong lugar hanggang sa makarating sa building niya.
Tamad pa ako bumaba at tumakbang. Kung hindi niya lang ako hinapit sa bewang, hindi ako papasok sa loob. At talagang umabang ang labi ko nang makarating sa lobby. Napakarapat di makapaniwala sa nakikita. Sino nagsabing pwede mong ibalandra sa madla ang mga wedding pictures natin? Pinasadahan ko lang tingin ng tatlong naglalaki ang wedding portrait na nakahang sa pader. Agaw pansin ng mga yun at halos lahat ang empleyado niya, hindi maiwasang tignan yun. Sa tingin ko, sinama niya ako dito para lang ipagmayabang ang mga ito. Don't you like it? I made it clear to every visitor and client that I am a married man and that lovely lady is my wife. Mas lalo nagkagulo ang sistema ko roon. Tila hinalo kay ang tiyan ko at gustong manginig ang mga kalamnan ko dahil sa tuwa. Pinigilan kong mapangiti at maras na tumikim. Hindi nakakatuwa, attorney. You could have asked for my permission first. Hindi yung nilalad mong mukha ko kung saan. Paano kung may kaaway ka at akong pilunteriya? Think twice, ni Tristan. Keep this marriage privately for safety purposes and don't just put my face on any wall you want. Umiwas ako ng tingin matapos magdilemang patingin ni Tristan. Lumawang hawak niya sa bewang ko kung kaya't nauna na akong humakbang palapit sa elevator. What he did may have melted my heart but still, I don't like the idea of him being satisfied with my appreciative reaction. Totoo rin naman ang sinasabi ko. Ano bang mali ko at baka may nakaabang na palang bala sa kanya sa akin nakatutok. Kung ayaw niya maging ligtas, ako gusto ko. Bago pa man magbukas ang elevator, nasa tabi ko na siya. Why do you have to be so cruel, Pat? I am saving my married life and even want my wife to feel special. But it always turns bad. What exactly will make you feel the butterflies in your stomach? Bumagsak ang tingin ko sa sahig dahil sa sinabi niya at bahagyang binalat ang konsensya. Narunok ko yata ang dilakot na wala ang tapang ko. Hinayaan ko rin siyang hawakan ng palapulsuhan ko at tilahin ako papasok sa elevator. I don't really know how to please you anymore. I guess the truce was not working. Yun ang sinabi ni Jason na makarating sa top floor at bago pa siya lumabas sa elevator. Naparunok ako at sinundan na lamang ng tingin ng likod na papasok sa opisina. Kakaayos lang namin ngunit eto tampo naman. I am starting to hate this cycle. Mas dalaw ko lang tuloy gustong tumakbo papaalis. Huminga ako ng malalim at pumikit. Magmurat nga lang ng mata ko ay nakangising asya na bungaran ko na nasa tabi ng receptionist desk. May kausap siya sa telepono nang pumasok ako. Aba, ngayon tampo-tampo na naman siya. I hissed and invited myself to sit on the cozy sofa inside his office. Malakas ko pang nailapag sa glass table ang bag ko na muli niyang kinalingon. Tinasan ko siya ng kilay kung kaya agad siya nagpaalam sa kausap. Ang akala ko nalabitan ako pero hindi. Umupo siya sa kanyang swivel chair at nagbuklat agad ng folder. Napamanga ko at naiinis na tumayo. Balak sana siyang lapitan kundi lang bumukas ang pinto at niluwanin ang babaeng payat-payata sa sikat na modelo. Pinaningkitan ko ng tingin ang suot nitong hapit na ubing revealing dress. Kailangan yata magkaroon ng dress code dito sa law firm na Tristan para naman descending tingnan ng kusino mong papasok. Attorney, it's been a long while, Tristan. I caught my husband cheating again and I'm going to file for an annulment. I want to get out of this marriage. Maarating nita niya dito talagang diretso upo siya sa tapat na upo ng mesa ni Tristan at pasimple pang umiyak. Napairap ako. Umupo bago humalakip-kip. Naiinip ko silang pinagmastan. What is it, Mrs. Villamore? I told you the grounds for annulment before. You cannot annul your marriage unless one of the following grounds is met. Insanity, psychological incapacity, fraud, force, intimidation or undue influence, impotence and sexually untransmittable diseases. Kinuha ni Tristan ang ballpen niya at notebook sa gilid. Now what is your grand, Mrs. Villamore? Seryosong tanong ni Tristan. Naging interesado ako ng matahimik ang babae. Kapag kuha na pangusot kumarap. Can I say that my husband is crazy? Tristan nodded his head. Yes, he is crazy about other girls. Every week he is switching his girls. My gosh, I just want to cut his precious member to end all of this. Hysteria pa nito. Napangawi ako at maging si Tristan. Tumikim pa ito pang kumalmang babae. Bumuntong hiningang babae at sa pupaang noo nang tignan na Tristan. Halatadong problemado ito. I think I will be back, your attorney. I just need to run some medical tests on my husband and check if he already has any transmissible diseases. Suko nito bago tumayo at bagsak ang balikat na lumakan. Tumayo na rin ako para lapitan si Tristan. Ang akala ko tuloy-tuloy nang aalis si Vincent Villamore, ngunit lumingon pa ulit ito kay Tristan. Attorney, can you just be my other man so I can get even with my husband? Lakas sa loob pang tanong nito. Napaawang ang labi ko at binalot muli ng inis. Kanina si Ashley lang ang maproblema ko. Ngayon dadagdag pa yata ito. Naningkit ang tingin ko kay Tristan ngunit napakurap nang walang sabi niyang hinarap ang picture frame na nasa gilid kay Mrs. Villamore. My heart automatically raced to see our wedding picture in that picture frame, much like what he said next.
I am married, Mrs. Fillmore. My wife is right there, and I'm pretty certain she can kill you now if you stay any longer. Gumiti si Tristan at tinuro ako kung kahit nabaling sa akin ang tingin ng babae. Tinaas kong kilay ko ng pasadahan ako ng tingin. Gumisi ito nang humarap kay Tristan. Mukhang bata, attorney. Cradle snatcher ka pala, Tristan. Ani pa nito. Feeling triggered and insulted, I walk closer to her. I'm 24, miss. I coldly said and even tucked my hair behind my ear, showing her my wedding band. Imbis mainis, tumawa ito ng mahina bago napailing. Sus, magbe-break din kayo. Litanya nito bago agad nag-march sa palabas. Hindi ako makapaniwalang sinabi nito kung kaya't nilingon ko sa Tristan na kumibit ang balikat. I am very sure that I will not allow that to happen, baby. Even if you want to break me, I will still find ways to stick you to me. Gumisi si Tristan na tinapa ang intercom sa gilid niya. Ashley, reschedule my other meetings and do not accept clients for 2 days. We will leave now. Mabilis si Tristan tumayo at hinanap ang susi na sasakyan niya. Bago siya mabilis lumapit sa akin, hinapit ang bewang ko. Naguguluhan ko siyang tinignan. Parang kanina nagtatampo pa siya pero ngayon, clingy na naman. Saan tayo pupunta? Sana naman sa sunod magsabi ka ng plano. Hindi yung basta manalang hinihila kung saan. We'll have lunch outside, then we'll visit someone. Just go with the flow, baby. Do not talk too much. Nainis ko siyang hinampas sa braso na makalating sa ramang elevator. Nilingon niya akong kaya't agad na tumikwas ang kilay ko. Paano kung ayaw ko? May bibig ako at karapatan ko magsalita. Nilagay niya pang hintuturo sa bibig ko bago dumukwang at tinapat ang bibig niya sa tinga ko. Seal that mouth now, Pat. You won't like it if I'm the one who seals it. Trust me, you will be drowned in pleasure. He said and breathed heavily. Nangilabot ako at natahimik. Maging sa loob ng sasakyan, kalkulado kong galaw sa takot at totohan ni Tristan ang banta niya. At gusto ko ulit magbaktol nang tumigil kami sa isang restaurant. Nakangiti man ang guard na nagbukas, nakakatakot pa rin ang nararamdaman kong ambient sa loob. Bago na lang ba to, Tristan? Bakit walang tao? Nilingon ko siya mula sa likod. Tahimik niyang kinuang palad ko, tinila ko sa pinakagit ng mesa. Nakanda ng pagkain roon. Tila kami nilang hinihintay. I reserved the whole restaurant for you, Pat. I hate sharing and you said earlier to not flaunt you in public. From now on, we'll eat privately with fewer people. No one will dare to look at you and your eyes will not look at others, for they are meant to look into mine. He wore his subtle smirk, shook his head a little, and stared intently at me. Wika ni Tristan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.